I'm at home at nagbabantay ako sa alaga kong matanda. Meron lang ako, ano guys, susikundahan ko lang yung isang vlogger na nagsabing, eto siya, from US. Ayan, if you want to subscribe, kay Owen Fritz, ayan po yung nagbibigay siya reactions tungkol sa couple na si Chloe at saka si Carlos. Sisigundahan ko lang yung kanyang sinabi kanina na hinahanap daw si, bakit daw ngayon hinahanap ng mga netizen si Miss Cynthia Carrion, yung Philippine Gymnast President. Yung kasakasama ni Carlos na pinagmamalaki niyang tiyahin, na second mom, ano pa ba ang description niya. Basta, yun yung kasama ni Carlos Yulo dun sa guesting nila kay Miss Pia ng GMA 7. Yun yung huli kong nakita sila. And after that, wala na. Kaya daw dumistansya itong ano, Miss Cynthia Carrion. Dahil sa kay Chloe nga na overpower lagi si Carlos sa mga guesting. At bakit nga kasi lagi din kasali si Chloe dyan sa mga guesting? Hindi naman siya nag-uwi ng titulo o any medal to our country. Bakit kasi siya lagi ang front? Guys, para malaman nyo, panoorin niya itong ating third video for today. Ikaw, Chloe, nasasaktan ka for Carlos? Siyempre, nasasaktan po ako kasi it happened to me na. So I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo. So why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Now, dito sa reactions niya o reaction niya dito sa couple na to, itong sinasabi nga ni Chloe na family first. Nakakaalarma ito para sa IOC. Yung IOC is International Olympic Committee. Kapag malaman nila itong family, ano nila, family clash, kapag nakarating to sa pamunuan ng IOC talaga, yung International Olympic Committee, kapag nakarating itong ganitong halos 2 million ang views kahapon bago i-deactivate o bago i-take down, medyo alarming kasi viral siya. So hindi maiwasan ng IOC na magtaka na bakit ganito ka-trending itong interview nila Carlos and Chloe. Sa part nila Chloe, medyo ikinatuwa ng dalawa dahil nga kumbaga sikat na sila, lalo na daw si Chloe. Sobrang limelight sa kanya yung interview kasi she would always want the people to focus on her. Ano kasi doon ang punto ng mga netizen kung bakit nila ito napapatanong is, siya ba yung nanalo? Isa ba siya sa mga nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas na kailangan laging nakabuntot sa mga guesting? Nakita niyo ba si Mrs. Jinky Pacquiao sa mga guesting ni Manny Pacquiao? Nakita niyo ba yung asawa ni Velasco noon, ni Onyok Velasco, nung mga in-interview siya? Nakita nyo ba yung asawa ni Efren Bata Reyes tuwing meron mga taga-press na tinatanong siya? Di ba wala? Ito lang talaga. Ito ang pinakapasaway na couple sa balat ng social media. O di ba? Kasi laging na-overpower pa nga ni Chloe yung mga interview ni Carlos. Kasi the question is for Carlos, siya yung sumasagot at may bulungan pa silang mga nalalaman because they are really lying. Kasi ayaw nila mapahiya sa social media, kaya bago sila sumagot, magbubulungan muna sila. Though once lang nangyari, pero it's not a good, it doesn't give a good point of view to people. That's why they need to make bulong first before they answer. Kung lumabas pa itong audio before interview, lalong dumami ang bashers. Eto nga,
ang ano nga dito is lalong nag-trigger na marami ang magalit kay Carlos dahil dun sa paglabas ng audio after Tony Talks guesting to this couple. Naglipa na agad, kumalat agad itong audio. At dito, sabi nito ni Miss Owen, dito siya naaalarma kung makarating ito sa pamunuan ng Olympic Committee. Itong audio na sinungaling ka pa, magnanakaw ka pa. Diba sinasabihan siya ng nanay niya, kakamit mo lang, kakakilala mo lang kapag binigay ko sa'yo ang pera, parang pag naubos, parang ganun ang statement doon sa audio, diba? Pero tinaasan siya ng boses ni Carlos na ito yung ikinakatakot ng takot nating lahat. Kapag nakarating ito sa IOC at ma-red flag sila dito, yun yung magiging wake-up call siguro kay Carlos kapag na-red flag siya dito, kapag kumalat ng kumalat pa itong audio na nag-describe ng kanyang disobedient or misconduct, eto yung pinaka masamang magiging memory to Carlos Yulo's history in gymnast. Kahit dati mga singing content o mga tawag dito, yung mga jamming content sa YouTube, binavlog na sila. Buti na lang napunta ako sa talk show, buti na lang content ko talk show kasi kahit papaano, medyo hindi ako sumiplang sa Nesh ko. Diba? Kasi talk show pa rin at ginagawa ko pa rin itong parang nagbibigay ako ng aking mga talks. So now guys, ito yung nakakatakot na ma-terminate or ma-disqualified si Carlos Yulo sa mga susunod pang mga competition. Because importante sa sports yung good conduct. Importante sa sports yung ipoportray mo yung magandang asal. Kasi nga naman, ikaw yung magiging titingalain or susundan ng mga next pang mga bata na gusto rin sumabak dito sa sports, kahit anong klaseng sportsman ito ang sasalihan nila. Kung pwede lang, you have always to portray the good manners and right conduct sa lipunan kasi ikaw yung sinusundan. Now, balik tayo doon sa question na bakit nga laging nakabuntot si Chloe sa mga guesting na hindi naman siya nag-uwi ng any title. Which is, that's a good question by the way. Kasi, oo nga naman, bakit nga naman talaga kasi siya, sinali pa ni Miss Tony sa interview, dapat si Carlos na lang para na-focus yung Q&A dun sa mga struggle na pinagdaanan ni Carlos sa training up to he got the title, up to he got the Olympics 2024. Pero hindi kasi na-focus doon eh. Dapat ito yung, alam mo yun, ang ganda panoorin kung ikukwento ni Carlos yung kailan, saan siya nag-start, paano ba talaga nangarap from his childhood to now that he became adult. So how did he got that gymnast sport be his interest? So yung mga ganon, yung mga step-by-step niyang process, maganda yan itutok doon ang interview. So marami ang mga batang magnanasa, magkaroon ng interest to get this gymnasts as their sports kasi nakita nila yung process. Paano ni Carlos napagtagumpayan mula nung nag-umpisa siya from like 7 years old to 12 until he was sent to Japan for training and how did he get over from the depression, na nagka-depression siya, di ba? Kasi maganda yan, ang atake mo ng tanong is dyan. Kasi ito yun eh, ang ganda nung kanyang tagumpay eh, di ba? From rough to, from nothing to something, na noon akala mo hanggang dun ka lang, na walang-wala ka, and then now you got it. So ang ganda nun. Pero kasi dito, na-focus sa issue, na-bash sila, at lalo nang nag 2 million something yung ano nila,
yung kanilang views. Nagpalabas agad si Chloe ng statement na para bang proud pa siya na naging limelight siya sa interview. Siya yung nagiging sentro. So hindi para sa akin hindi din nga talaga na maganda. And then pangalawa pa, meron pang sinabi itong mga ibang vlogger na ito daw na mga kumakalat ngayon na mga seductive photos ni Chloe. Let's see. Seductive photos ni Chloe ay nakakaapekto rin. Sila yung seductive photo ni Chloe, pag si Chloe lang medyo 50-50 kasi di naman talaga siya Olympic athlete o hindi naman siya athlete. Pero pag mga seductive photos with Carlos, medyo hindi rin siyang magandang imahen para sa larangan ng sports kasi hindi naman ang pinoportray nila dito ay pagiging swimmers kasi hindi naman sila swimmer, hindi naman swimming yung titulo na nakuha ni Carlos, kundi doon sa gymnast. So, eto lang ay opinion ha, at medyo napu-force na ng ibang vlogger na pwede ito ika-red flags ng pamunuan ng sports. So, eto katulad nito. O, diba? Mm-hmm. So, medyo red flag at eto. So, ito yung mga seductive photos ni Chloe na hindi maiwasan makonect sa pangalan ni Carlos kasi girlfriend siya ni Carlos eh. Oh. Mm-hmm. So, maraming nagtatanong kung makakaapekto ba ito sa larangan ng sa titulo ni Carlos. Ayan. So, masyado silang very showy sila sa publiko. Ayan. O, diba? So now, guys, ayan. So, ang tanong dito, kung makakaapekto ba ito sa title ni Carlos na yung kanyang girlfriend ay very seductive sa mga photos niya, lalo na pagkasama si Carlos. Yung medyo, meron pa rin tayong kulturang inaalagaan na pagka may pagka Maria Makiling o may pagka paano ba i-describe? Yung Filipino na culture natin na kung pwede lang ibalik yung harana style ng panliligaw. Hindi, meron pa rin kasi tayong kultura na gano'n. Hindi naman tayo European o Western country na kailangan i-expose kapag nagsuswimming sila o nagbibilad sa dagat ay talagang hubot-hubad or nakatibak. Hindi kasi tayo gano'n na bansa. So, kaya isa ito sa parang pangit na imahin sa larangan ng sports na meron kayong mga seductive photos or videos na lumalabas sa inyong mga social media account o sa TikTok, sa Reels, sa Facebook o kung ano pa man. Another question nila ay o suggestion ay dapat sa mga susunod na interview, wag na talaga si Chloe isama. Wag na siya isali kasi hindi siya nakakatulong bagkos nakakabaha ng mga bashing sa comment section na pwedeng makarating sa pamunuan. At sana maging maging lesson learned ito sa kay Chloe at kay Carlos na wag na sila masyado sa ganitong klaseng exposure kasi minsan mapang-asar talaga si Chloe eh. The more na sinasabihan siya na seductive ka, the more na tinitrigger niya ang mga netizen na magpakita ng kanyang puwet. Kasi dito nag-umpisa yung gulo eh. Diba? Diyan nag-umpisa ang gulo nila sa family, yung nakabalandra na puwet na sinabi ng Mrs. Yulo sa interview. Well, sana ay maayos itong mga nila issue. And again, hindi talaga maganda ang too much exposure sa social media, too much interview, too much guesting. Kasi lalo pa silang inuulan ng batikos. Lalong inuungkat yung mga pinagmulan nila at yung mga nakaraan. Kasi ngayon pa lang, red flag na nga yung pagsasama nila na hindi sila kasal dahil wala naman tayong sa kung babalik tayo sa kulturang luma
yung pagsasama ng hindi kasal ay talagang, 'di ba, sa ating mga magulang noon, pag kahit hawakan ka lang ng kamay ng boyfriend mo, ipakasal na yan. Nabahira na yung mga gano'n, diba, sa probinsya. And until now, they are preserving it, this kind of culture. Sa ating mga luma, diba, ano sila, never been touched, never been kissed. Masyado silang masyado silang Mariang Makiling pa or yung makalumang style na hindi mo pwedeng untouchable sila bago sila ipakasal sa mga kanilang mga boyfriend. Kaya issue sa kanila yung hinawakan ka ng kamay kasi agad-agad nilang pinapakasal, feeling nila na mansahan ka na. So, yun lang naman, guys. Kailangan nila ito matutunan na ingat-ingat din sa pagpo-post sa social media. Ingat-ingat din sa mga pang-aasar sa mga netizen. Lalo na ikaw, Chloe, masyado kang mapang-asar. So, ingat-ingat din sa pagpo-post kasi naaapektuhan yung titulo ng boyfriend mo. Imbis na purihin siya or ipagbunyi siya ng mga kababayan natin, nag-alangan magbunyi dahil nabahiran ng ano mo, ng kasamaang ugali mo, Chloe. I mean, you know, basic, kahit hindi ka na magsaliksik, basic sa mga interview ninyo na, lalo na kay Chloe na naglaya siya at the age of 15. At lalong na dagdagan or na-validate noong naglabas ng statement ang kanyang mami na hindi siya nakikinig at nagbabala pa na mag-ingat ka, Carlos, dyan sa kay Chloe San Jose. Anak na niya yun, ha? Ay, mama niya na yun na nagbabala. So, my point, ano pa ba ang ating nakalimutan? So, for now, ganyan yan lang muna. Marami tuloy ngayon ang naging talk show. Simula nung lumabas kayo sa social media, simula nung kumalat ang inyong issue, naging talk show lahat ang mga content ng mga YouTuber. Anyway guys, maraming salamat po at sana sa susunod ay suportahan ninyo ang aking video dahil nakatatlo talaga ako ngayong araw na to. Kahit tayo ay nagsastruggle sa ating language kasi ang hirap din mag-Tagalog, ang hirap mag-English, ang hirap mag... Kasi dito sa Spain guys, nakakalito dahil syempre ang Spanish ay iba rin ang salita. So, mix of languages, nakakaturete sa utak. Anyway, thank you for watching.